Okay, so change natin yung ating color ng LED for our output. Gawin natin siyang color green. Tape natin and of course yung wire. Gawin natin siyang color green. Then mag-add din tayo ng LEDs here para ma-represent ng mas maganda yung ating input. So, ang gagawin natin is connect lang natin tong positive ni LED dun sa ating output from our input, no? Then connect natin papuntang ground. Add tayo ng wire. So ayan, i-connect natin dito. Then for our blue, which is our B, add din tayo ng LED. So color blue na LED, gamitin natin. Positive yung anode natin, connect natin, and yung cathode natin papuntang ground. Same lang din. So kuha rin tayo ng resistor. Ayan. Okay, so check ulit natin yung ating simulation. Ayan, mas maganda na siyang tignan. Ayan. Okay, so check ulit natin yung scope ng ating LED. On, off, on, off, on, off. Ayan yung sa OR natin. Try natin gumamit ng end gate naman. So, yung end natin, ito siya. So, kuha tayo ng end. Ito. Ang requirement niya is same din. 2 volt to 6 volt. And yung ground, kailangan din niya. So, add tayo dito. Tabi natin kay ating OR gate si end gate. So, buuin mo natin yung requirement. Kailangan niya daw ng VCC. Then, yung GND, kailangan niya din. O yung ground. Double check natin yung ating component. Then, yung A niya, same din. Ito yung A, ito yung B, then ito yung Y. So, connect lang din natin tong yellow from our input. Papunta doon sa kabila naman. Then, yung B natin, yung blue, connect natin papunta dito sa kabila. Then, yung green natin, o yung output, connect lang natin dito. Then, add tayo ng green LED again for our output. Positive, negative, then connect tayo ng resistor sa ating LED. Yan. Run ulit natin yung ating simulation. So, end gate, either nung input natin is 0, ang magiging output niya is 0. So, compare natin yung dalawang logic gates. Nakaisin natin yan. So, dito, kailangan mag-on both nung ating A and B para mag-on siya. Or mag-1. So, kapag may isang 0, automatically namamatay na. Wherein dito, sa kabila, kailangan isa lang yung naka-on o yung input sa ating OR gate, no? Yung output natin is 1. Then sa end gate, kailangan both of our input is 1. So balikan natin yung truth table. Ayan. So A, 0, B, 0. Ang output niya is 0. A, 0. So gawin natin A, 0. 0 daw yung A. Ang output niya is 0. Then, A1 plus B0, ang output niya is 0 pa din. Tama.
Then, kapag both 1 yung ating A and B, ang output niya is 1. So, doon naman tayo sa OR gate. 0, parehas yung input, A and B, 0. Ang output niya daw is 0, tama. Then, 0 yung A, 1 yung B, ang output niya is 1. Then, 1 yung A, 0 yung B, ang output niya is 1 pa rin, tama. Then, pag both 1, yung A at B, ang output niya is 1. So, that's how logic gate work. So, ito, IC kasi ito. If check natin yung schematic niya, meron siyang conditional na gates, no? So, yung A, B, then may 2A, 2B. So, same lang din yung magiging output niyan kahit anong gamitin mo dyan or gamitin mo lahat. Okay. So, this is for our logic gates using CRUMB. Then, meron tayo ditong NAND and NOR. So, NOT lang to, NOT and, meaning kabaligtaran ng OR natin yung sa NOR. So, kapag 0-0, magiging 1 yung output. Try natin din. Palitan na lang natin siya. So, delete natin to. Gawin natin siyang NOR. So, add natin tong component ng NOR. Then, itapat ko na lang siya doon sa pinanggalingan. Kasi same naman yung pinouts niya. So, try natin yung NOR. Okay. I-run natin yung simulation again. Yung output pala nito is napunta na dito. So, ayusin natin yung ating wire. Ito lang naman sa part na to. Delete natin to. And ito. Delete na rin natin to mga ito. For the meantime. Okay, so yung Y niya is nasa leftmost part. So, ayun yung magiging output natin. Then, yung input niya. Input niya is yung A katabi ng Y. Tapos, yung B katabi ng A. So, yung A natin. Just this one. Connect natin dun sa tabi ng output. And yung B natin, ipat din natin. So, yung B natin. So, hindi na maklik yung mga pins. Pwede natin siya i-like to jump dito. Ngayon, i-check natin. Based on our or dapat magiging kabaligtaran yung result niya. So tama no? Kapag 0-0 naging 1 yung output kasi ano siya yung NOR. Kapag 0 and 1 1 yung output. So kapag pinon ko to magiging off yung ating LED. Tama? So kapag sorry. So B pala. Yan, so tama. Then, kapag A naman yung inon natin, mag-off pa rin yung LED. So, kapag both natin inon, off pa rin yung ating output. So, same din with the NAND. No? Babalik ta rin niya lang yung output ng ating end gate.
So that's how you use Logic IC in RAM and in real life. Thank you.